Good morning, guys. Medyo matagal-tagal na akong hindi nakakalakad ng paikot dito, kaya tatry ko mag-walking ulit. 2 months na yata akong hindi nag-walking, o 1 month. Tatry ko ulit mag-walking. Tanghali na nga, tamang sikat ng araw. Tapon lang ako ng basura. Tingnan niyo yung aking talbos, payatot na. Walking tayo kahit sikat na sikat na yung araw. 10 ikot ang naman eh. Tala na ako din nakakawok eh. Try ko ulit i-start niyo rin yung pag-walking ko. Tayo bumalik uli sa dati. Nga pala guys, kung sino pa yung hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe po naman. Sigurado ko naman na dumating man yung time na ma-monetize ako, may mapupuntang maganda makikitain ko sa YouTube, sure. Bago po kayo mag-subscribe, please po naod po muna ng kahit 3 to 5 minutes na video. Tapos, saka nyo i-like, comment, tsaka nyo i-subscribe. I-all button nyo na po para kahit wala namang kwenta yung aking mga video na i-upload, updated kayo. Sige, kasi baka sa Pilipinas, doon ko mas na-improve yung aking YouTube channel. Kasi dito, sa trabaho ka, tapos, syempre, kontrolado mo yung kilos mo. Sa live streaming lang, lagi akong nakasilent. Kahit nandun na ako sa tabi. Kasi, ang hirap eh. Pero kung nasa sarili kang bahay, diba, hindi ka nangangamuhan, wala, gawa mo yung gusto mo. Gusto ko nga dyan i-improve yung pagla-live streaming, kasi dyan ka makakakita ng maraming kaibigan sa YouTube, diba? Pangatlong ikot ko na to, nakakatatlo na agad. Ngayon lang ulit kasi ako nakapag-walking. Ngayon ko mas kailangan. Diyos ko, magkaano na itsura ko ngayon. Nawala na yung itsura ko. Lalo na sumama. Pero guys, sa totoo lang, talagang marami akong plano sa buhay. Yan. Sana po matupad. Nangingilbihan ko ng malayo, gusto ko na matigil, gusto ko na mag-stay sa Pilipinas, gusto ko na makasama mga anak ko. Magaan man o mahirap ang trabaho sa ibang bansa, pareho lang din ang nararamdaman guys, kasi hindi naman madali yung pakiramdam na malayo ka sa pamilya mo. May time na punong-puno ka ng sama ng loob, wala kang masabihan. Diba? Andun man yung kasama mong mga anak mo, nabubunga nga ka man, nabibo-voice out mo eh. Hindi ka tulad pa nandito ka. Lahat kim-kim, lahat kim-kim. Galit ka na sa mundo, hindi mo pa rin masabi. Diba? Kaya, hindi ganun kadali yung pag-a-abroad. Hindi mahalaga sa akin, lalo ako, hindi mahalaga sa akin ng malaking pera. Kaya ako nagtitiis dito. Dahil gusto kong makaraos sa mga bayarin. Wala naman akong aasahan. Gusto kong mabago buhay ng pamilya ko. Diba?
Kaya hindi ganun kadali yung buhay namin dito sa bambansa. Kung totoo, napakaswerte namin sa amo. Wala kaming trabaho masyado. Pero yung stress nandiyan, hindi ganun kadali. Marami kang gustong magawa sa buhay na hindi mo nagagawa dahil malayo ka sa pamilya mo. Parang iba pa rin yung kasama mo sila. Tama nga, mga tao sa Pilipinas nakakaraos kahit anong hirap, di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, Inshallah, ngayon itong uwi ko, hindi na ako babalik. Pero pag naiisip ko yung hirap, yung kakailanganin uli namin, hanggat may pandemic, sa hirap magkatrabaho sa atin, paano? Diba? Doon kami naaawat. Gusto man namin makasama na yung mga anak namin. Meron pa rin nagugulo sa utak namin. Katulad ko, halos hindi ko na nga nakasamaan ang mga anak ko mulat sa pool. Kasama ko sila pag wala akong trabaho. Yan, pag nasa Bulacan ako, kasi all my life nagtatrabaho ako. Magkaisip ako, nagtatrabaho na ako. So, totoo lang. Walang taon pa lang ako, naghahanap buhay na ako. Kumbaga, pag-graduate ko ng high school, nakapagtrabaho na ako. Isa-osyo na kapag asawa ko, may trabaho na ako nun. Kaya halos, pag nanganak ako, 2 months lang, pasok na uli, 1 month. Kasi noon nung maternity leave, 1 month lang naman eh. So, hindi ganun kadali. Ayoko yung ganung buhay. Gusto ko nga ako yung nag-alaga ng mga anak ko, ako yung nagpalaki, ako yung nasa tabi nila. Diba, marami akong nalaktawang panahon, pagkakataon na makasama ko mga anak ko. Hanggang sa namatay na ang asawa ko, yan, nakapag-asawa ako, hindi pinalad. Nag-abroad ako. Di syempre, hanggang sa nagkaisip, nagsilak ng mga anak ko, hindi ko talaga sila nakasama. Yung mga pagkakataon na yun, gusto ko maranasan. Nagkaroon na ng asawa panganay ko. Nagtapo na ako. Nandun ako sa tabi niya nung nanganganak siya. Pero, after na lang, dito na ulit ako. Ilang taon na yung apo ko? 3 taon na. Diba? Gusto ko yung, at pangarap ko yun, yung makasama ko yung pamilya ko. Habang lumalaki, habang dumadami, hanggang nakakapamilya na sila, di ba? Pero hindi mo magagawa kasi wala ka namang katuwang sa buhay. Di ba? Nakahirap. Gusto ko lang i-share yung nararamdaman ko. Kaya minsan gusto ko rin talagang mag-walk. Kasi, parang, kasi habang naglalakad ako dito at nagbibidyo, nailalabas ko yung nasa loob ko. Diba? Ito lang yung pinakaano ko. Marami akong gustong tulungan. Wala naman akong maitulong. Yung mga kapatid kong lalaki. Pero, wala eh. Hindi naman ako binigyan ng pagkakataong yung mama ng, diba? Diba,
Di ganun. Di ganun pa dali. Last round na. Kaya guys, sensya nyo na yung mga naging topic natin ngayon, no? Kasi, gusto ko na may voice out ba yung gusto ko. Lalo ngayon, life is so short, di ba? Kaya parang gusto ko na lang din mag stay sa Pilipinas. Doon na ako malagutan ng hininga. Kasama lahat ng mga anak ko. Kasama ko sila habang nangihina ako. Hindi yung nasa ibang bansa ako. Uuwi na lang ako, patay na ako, di ba? Gusto ko. Ayan, tapos na ako. Gusto ko yung mapilman lang na kahit manghina ako. Yung ayoko yung dumating yung time tumanda ako, nanghina ako, tsaka lang yung ako mga kasama na wala silang amor sa akin, di ba? Ayoko maranasin yung katulad ng iba na halos nakasama nila, may sakit na, pinagpapasapasahan na, di ba? Gusto ko, hanggat malakas ako, napagsilbihan ko sila, naramdaman nila yung value ko sa kanila, at least manghina man ako, hindi nila ako pagpasapasahan, hindi ko maramdaman yun, ayoko yun, yun yung ayaw na ayoko maramdaman sa buong buhay ko. Na kung sakaling mamamatay ako, gusto ko isang tigok na lang. Ayoko nung unti-untiin ako, mararamdaman kong pinagpapasapasahan ako, di ba? At kung mangyari man yun, gusto ko nga may ano ko sa kanila yung value ko, yung maramdaman nila yung effort ko habang nabubuhay ako hanggat malakas ako, di ba? Kaysa uwi ako sa kanila nakaratay. Yung mangyari yun. Kaya guys, tasunod na ulit ang mga madadrama kong kwento, ha? Love you guys. Don't forget to subscribe my channel. Vlog habang may buhay. Pero bago po kayo mag-subscribe, nood muna po kayo ng video bago kayo mag-like, mag-comment, tsaka nyo i-subscribe ang all button. Salamat po. Maraming salamat. God bless us all. Magandang buhay po sa ating lahat.